anak. Kala ko nakalimutan mo na ako eh. Ang hirap dito, kuya. At first, mahirap. Pero ngayon, medyo nasasanay na rin. Yan, sabay-sabay kami lahat. Sabay-sabay ka kahit sabay-sabay magpipik ka. What? Kala ko nakalimutan niyo na ako eh. House Blizzard. May game ka ba? Hindi na ako nakapunta. Hindi ko na alam. Wala nang balita. Si Tito, kamusta? Baka pwedeng pa-video mo sa kanya yung game. Call about si Tito. Bakit? What about him? He's no longer with us. Patay na siya. Sorry, Dad. Masyado nang tumatagal ang kaso sa inyo. Pakiramdam ko, lalo ko yung lumalayo sa katotohanan. Sir, anong ibig niyo sabihin? Siya si SPO3, George Encarnacion. Siya na ang bagong mamamahala sa kaso ni Buenavidez. Sa kanya kayo magre-report. Siya si SPO2 Alfonso, SPO1 Colmenares, PO1 Narciso, at si PO2 Torres. Sir, ito mga Buenavidez, ang legal family ng biktima. Olivia Buenavidez, Lorenzo Buenavidez, Calvin Buenavidez, at si Matilda Gesmundo. Ito. Sino to? Sir, yan si Diosdado Castillo alias Dado. Siya yung driver ng mga Buenavidez. Siya rin yung totoong ama ni Calvin. Sir, si Dado po ang pumatay kay SPO1 Colmenares, kapatid ni Sir Romeo. Noong gabing yon, si Calvin ang kasama niya nung napatay siya. At si Calvin ang main suspect sa pagkamatay ni Mr. Buenavidez. Pero dahil nasa mental hospital siya ngayon, hindi mahaharap ang investigasyon sa kanya. Ito naman si Anthony Buenavidez, kapatid ni Victor. Inalaman kami dati sa kanya na dahilan para pagsuspetsahan namin siya. Nag-aaway sila nung gabing namatay si Victor. Pero kamakailan lang, natagpo ang patay si Anthony. Hindi pa namin alam kung may connection to sa kaso. At ito naman ang mga Reyes. Si Joseph, ang anak sa labas ng biktima kay Raquel Reyes, Oliver Moreno, ang panganay na anak ni Raquel kay Arthur Moreno, at si Matias Reyes, ang ama ni Raquel. Ngayon, bawat isa sa kanila may tinatago at may rason para gawin ang krimen. Condolence, Olivia. Thank you. Kamusta ka, Raquel? Ano sa tingin mo? Sad, I guess. Or celebrating. Dahil, wala lang. Nagtagumpay ka na naman sa susunod na target mo. Kung gulo lang ang kapupuntahan ng usapang to, huwag mo na lang akong kausapin. Akala ba ninyo, matatangay ninyo ni Anthony ang pera ko? Akala mo, magtatagumpay ka na naman sa pagkamkam ng pera ng iba. No, not again. No, Raquel. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Wala ka na may ibang panglabat kundi ang satsap mo. Harapin mo na lang ako kapag magproweba ka na talaga sa mga binibinta mo. Huwag mo ibaling sa akin yung mga kasamaan mo. Niwala ka man o sa hindi, dito ako para tulungan ka. Para tulungan? Alam mo naman siguro kung nasan ako ngayon, di ba? And besides, inamin ko na lahat. Ano pa gusto mong gawin ko? Ikaw ba talaga pumunta kay Papa? Sinabi sa akin ni Justin. At narinig ko kay Ma'am Olivia mismo. Anong narinig mo? Pinagpipilitan niya sa mga polis na konting lason lang daw yung nilagay mo, na hindi ito sapat para mapatay si Papa. Ganun din yung sinabi sa akin ni Justin. Totoo ba yun? Hindi na importante yun. Kasi kung totoo man yun, wala namang maniniwala sa akin, Joseph. Gusto kong maniwala sa'yo kung totoo man yung sinasabi mo. Hayaan mo akong tulungan ka, Calvin. At ayoko magbayad ka sa kasalanan ng hindi mo naman ginawa, lalo pa pagkatapos ang nangyari kay Tito. Kumusta ka na, Calvin? Kumanda sila. Iisa-isayin ko yung mga harang na yan sa pagkabuo ng pamilya natin, Olivia. Condolence. Okay ka lang ba? Sorry, wrong question to ask. Sabi na. Oh, but not now. Excuse me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Be there for you when there's no one beside you. Hindi mo naman naalala na nung bata ka eh, tuwing nadadapa ka sa hanggang lumalapit, na natatakot ka na kamutin ng daddy mo yung sugat mo. Hindi ang dugo mo ulitinda kung anong nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita. Angking kita. At higit pa dun, pangalawang tatay mo na ako. Gagawin ko lahat para sa'yo, Calvin. Don't ever let
pamangkin pa rin kita, Joseph. May responsibilidad ako, lalo na sa'yo. Saka na sa ating dalawa, hindi natatapos yun doon. Ang ungalit ka sa akin. Hindi na mo ito masisisiin sa nararamdaman mo eh. Pero sana huwag mo rin ako sisiin sa nararamdaman ko sa mama ko. Nung nakilala ko kayo, naramdaman ko kung paano ulit magkaroon ng tatay ang tatagol sa akin at sa pamilya ko. Thank you for being with us all these years. Naging pangalawa ka naming ama tuwing wala si Dad. At kahit na itultulak ka namin palayo, hindi mo pa rin kami sinukuan. Nakapanginayang nga, maaga ka rin binawi sa aming katulad ni Papa. Pero iisipin na lang namin na lahat ng to may dahilan. Napakati ng tao nun, parang magkaroon ng kaaway. Ako nga ho pinagsasabihan nun eh. Pero nung nakaraan, may humarang daw na lasing sa labas kay Sir Anthony. Sino? Ang nakarating na report sa akin, si Arthur Moreno daw, yung asawa ni Mrs. Raquel Reyes. Pinagbantaan daw niya si Anthony, according to our security guards. At sabi pa nila, galit na galit daw si Arthur dahil dun sa restraining order laban sa kanya. Hindi man lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na makipaghiwalay sa'yo ng harapan. Alam ko, naging makasarili ako at hindi ko inisip yung nararamdaman mo. Akala ko kasi tama yung desisyon ko eh. Akala ko may oras pa tayo. Akala ko mababalik ako pa kita pagkatapos ng lahat ng ito. At pagkatapos ng lahat ng problema, magiging masaya tayo. Pa, turuan niyo ko ng ginagawa niyo doon sa restaurant. Sigurado ka ba? Ilan na bago isip mo? Ayoko na ng ganito. Buong buhay ko, minamaliit ako. At alam ko alam niya yun. Kaya pa, magtulungan tayo. Ayoko na nang tinatapak-tapakan nila tayo. I was so selfish na hindi ko inisip yung mga mahalagang tao sa buhay ko. And Calvin is one of them. Gusto kong iligtas si Calvin. Something is telling me he couldn't be my father's killer. Hazel, he was a brother to you too. Ang kinikilala na lang na kamag-anak niya ay ang mga pamangkin niya. Sila ang magpamana ng lahat ng assets si Anthony. Kasama doon si Joseph. Oh, is there a way para sa mga anak ko lang mapunta ang lahat? I mean, there has to be. Unfortunately, yun ang nakasaad sa batas, Olivia. Unless may kinalaman si Joseph sa pagkamatay ni Anthony. So, si Hazel, di pa daw kayo nagkikita. Tingin mo, naka-recover na siya sa skandal niya. Tinunan mo ba siya? Di ba? Baka tingin na si Enzo eh. Kaya umiksit na ako. Umiwas na lang tayo. Anong ibig mo sabihin? Umiwas para wala nang guloy. Pati kay Hazel? Oo. Oh. Ano? Mabuti nang umiwas tayo sa kanilang dalawa. Ayoko rin naman na idami pa si Hazel sa away namin ni Enzo. Tsaka ayoko rin na nakikita si Hazel na nasaktan. Tinamaan ka na kay Hazel, no? Wala rin naman ang magagawa kung si Enzo talaga yung gusto niya eh. Ayoko namang ipilit yung sarili ko kung hindi naman kailangan. Kapo si Arthur Moreno? Oo, oh, sir. May problema po ba? May impormasyon kasi kami nakuha tungkol sa pagbabanta niya kay Mr. Benavidez. Sir, maniwala po kayo. Wala akong kinalaman sa nangyari kay Anthony. Sa presinto na lang natin pag-usapan yan. Hindi pagkakaunawa, pero wala akong ginawa sa kanya. Pagkatapos po ng gabing yun, hindi ko na siya nakita. Ngayon, balita namin, malaki ang galit mo kay attorney. Siya pa nga nag-asikaso ng restraining order laban sa'yo, di ba? Tapos, nagka-relasyon pa sila ni Raquel. Oo, galit ako sa kanya. Ayun naman pala, edi tapos ang usapan. Well, hindi ibig sabihin nun, papatayin ko siya. Ano sa'yo sa sapatos mo? 10. May nakita kasi kami marika dun sa bahay ni attorney. Ayos na ba? Pinagkumpara natin? Oo, ito. Gusto mo. Ano mo na? Ayun bahay mo. Kusa? Mas mahirap lang ako. Isa lang sapatos ko at halag gagawin niyo ba yung bahay ko, wala kang makikita doon. Nasa kanong nakaraang linggo? Yung gabing nawala si attorney? Nagano kami noon. Inuman, kasama ko yung mga tropa. Saan ba itong tamaan niyo? Sa kasino yung mga tropa kasama mo? Si Bernard Salayo, pati si Erwin Ugpantay po. Sa tingin ko, ayaw niyo tayong tingnan. Magaling gumawa itong barberong to. Buta kriminal, alam niyo mga galawan. Kasama raw nila si Arthur nung gabing yun eh. Handa pa nga raw sila pumunta rito sa presinto kahit anong oras para patunayan yun. Oh, makakauwi ka na daw. Huwag kang tatakas o magtatago. At huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong hindi ko magugustuhan. Basta siguraduhin muna. Hindi kami sasabi dito, ha? Narciso, may papatrack akong plaka ng taxi sa'yo, ha? Ikaw ba driver niyan? Opo, sir. May problema po ba? Naalala mo ba yung pasahero mo niyan? Naalala ko may sumakay sa akin lalaki niyan.
Eh, nung pagdating namin sa building, nakita niya paalis na yung kakausapin niya. Kaya pinasundan niya sa akin yung sasakyan na yan. Nahabol namin sa gasolinan. Mukhang nagtatalo sila ng kausap niya. Parang galit na galit yung pasahero ko. Eh, namumukha mo ba? Medyo. Kung magpapakita ba kami ng litrato sa'yo, may tuturo mo. I need you to remember what really happened. Kung sino man yung pwede makakapagpatunay na hindi mo ginawa yung paglason kita. Ang naalala ko lang talaga, Kuya, natabig ni Mandado lahat ng glasses ng champagne. I think I was distracted or nag-blank ko lang talaga yung utak ko. Kuya, I know. This sounds hard to believe, pero... No, no. Kala, I believe you. Okay? Bakit? Because you're my brother. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan na hindi mo ginawa yun. Ito may estudyante doon. Mag-iisa. Sigurado ako, easy yun. Hindi mo makapansin doon. Pare! Kumusta ka na? Hindi mo nakikilala? Ah, siguro hindi nga ikaw yun, no? Kasi magkamukha kayo, parang yung pinagbiyak na bunga. Oo nga, no? Sir! Sir, sir. Saan dito yung lolo ko? Ah, huwag kang mag-alala. May nakuha kaming impormasyon nung gabing namatay ang tatay mo. May kinalaman sa lolo mo. Tawagan niyo yung nanay niyo, ha? Tawagan niyo kami doon, ha? Oo, tawagan niyo yung nanay niyo. Familiar ka ba sa taxi na ito? Oo, kilala ko pong taxi niya. Yung CCTV, kuwayan doon sa parking lot ng opisina ni Victor. Pati yung driver ng taxi niya, nakausap na namin. At alam mo ba ang sabi niya? Pinuntahan at kinuusap mo daw si Victor Buenavidez nung gabing namatay siya. Bago siya pumunta sa'yo. Victor! Gusto kita makausap. Una, gusto kong magpasalamat sa mga ginagawa mo kay Joseph. Eh, hindi ko matatanggal ang pagiging ama mo sa kanya. Pero tatapating kita. Ayoko na ng mga pahiwatig mo na kung ano-ano kay Raquel. Tigilan mo na kung ano man ang meron kayo ni Raquel. Ito na ang huling pagtatagpo ninyo. Magpaalam ka na sa kanya. Eh, kung ayaw ko. Hindi magkakagulo tayo, Victor. Kilala mo ako. Ayoko ng gulo. Pero kung anak ko na pinag-uusapan... Pinagbantaan mo ba si Victor Buenavidez? Hindi pinagbanta, pero kailangan kong gawin yon para mapigil ko siya sa binabalak niyang pakipagbalikan sa anak ko. Tanggap ko na ama siya kay Joseph. Hindi ko matatanggap pa yung maging kabit ulit si Raquel. Hindi, may motibo ka nga. Ay, kayo magsabi. Lahat po may motibo. Sa tingin po ba ninyo, kaya ko gumawa ng krimen? Iba ho yung salita sa gawa. Masyado nang malaki ang utang ninyo sa akin. Itong tandaan ninyo, ha? Kapag napatunayan na ang tatay mo nga ang pumatay kay Victor, sisiguraduhin kong sa kulungan na siya mamamatay. Eh, magsama-sama na kaya kayo. Sigurado naman magkakakuntsaba kayo, eh. That would be a lovely sight. Isang buong pamilya nasa loob ng kulungan. Galing ka pala sa pamilya ng mga magnanakaw. Totoo ba? Bakit hindi ka makasagot? Matagal na yun. Nagbago na ako. Maniwala ka sa hindi. Matagal ko nang tinalikuran ng parte ng buhay kong yun para sa anak ko at sa dalawa kong apo. Hindi nila alam ang pinagmulat ko. Iniwala kayo, inosente ako. Makukulong na ba yung matandang yun? Uy, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, ha? Wow! Kayo na nga itong may atraso, kayo pa yung maangas? Ano ba talaga? Kuya, tama. Nag-hatloy na sa katangatawan to, eh. Ikaw! Ano? Ikaw ang ugat ng tulahan ng to. Jesus ka! Ay! So, ano nangyari dito, ha? Loob, pwede ka na umuwi. Basta huwag kang aalis o tatakas. Baka may ilang katulang lang mo pa kami para sa'yo. Ano? Makakawalan niyo yung kriminal na yan? Ma'am, hindi pa sapat ang ebidensya namin para ikulong siya. Pero sa panggugulo niyo dito, baka kayo hindi ko pa uwiin. Let's go. Tay, kahit kailan, hindi ko kayo pinagdudahan. May tiwala ho ako sa inyo. Pero tay, sana naman mula ngayon, ha? Huwag na tayo magtago ng sikreto sa isa't isa. Meron pa kayong dapat malaman tungkol sa akin. Galing ako sa pamilya ng mga magnanakaw. Oh! Ikaw, malako ka? Wala, tay. Isa-isa ganin. Kapatid, asin kapatid mo? Iniwan mo doon. Tara na, tay. Pamagising niyo mga tatay. Tara na. Tay! Tay! Diyos ko. Alam ko pong di po ako karapat-dapat para sa inyo. Pero humihingi po ako ng tawad sa mga kasalanan ko. Kaya sana tulungan niyo po ako kahit ngayon lang po. Sinubukan kong mamuhay ng marangal kahit mahirap. Lo, hindi yung magbabago yung pagtingin namin sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Kahit ano ang sabihin nila, tayo wala akong makakasira sa atin. Tandaan niyo yan, ha?
Ano nangyari dito sa investigasyon kay Buenavidez? Hanggang ngayon, hinahanap rin namin sa kanya. Tayo pa pwedeng mag-focus sa isang anggulo lang. Simula ngayon, kanya-kanya muna tayo ng hawak ng kaso para mapabilis saka makagalaw tayo lahat. Alfonso, Romeo Torres, kayong bahala kay Atty. Buenavidez. Kami ni Narciso, ako bahala kay Victor Buenavidez. Pag may kailangan kayo, sabihin niyo lang ako. Ang importante, mabuo natin ang kwentong ito na pampadikit-dikit natin lahat. It's about Calvin. Hindi ba kasama mo siya lumaki? Naghahanap kami ngayon ng pwede pang magagamit para mawalang sala si Calvin. Kung kakailanganin ko ng tulong, maaasahan ba kita? Sige. Di ba malapit kayo ni Joseph? Bakit nadami si Joseph dito? Hindi siya. Ang lolo niya. Siya ngayon ang pinagsuspechahan ng mga pulis na pumatay kay Dad. Help me find an evidence against him, against sa mga Reyes. Imposible ang sinasabi mo. At hindi ako gagawa ng paraan para sirain yung pamilya nila. Oo, matagal ko nang kilala si Cal. At kilala ko rin ang mga Reyes. Sila yung nandyan nung panahong hinuhusgahan kami ng lahat dahil kay Tatay. Sila yung nandyan para sa amin ni Nanay. Mabubuti silang tao, Enzo. Pa, walang ginawa si Lolo. Lahat gagawin natin para sa mahal natin, di ba? Kahit ano pa yan, kung mabuti naman hangarin natin, bakit hindi? Ang problema ngayon, ang Buenavidez, baka balikan na naman kami. Kaya patulungan niyo ako. Ituloy niyo na yung mga itinuturo niyo sa akin. Obet, paano ba yan? Mahina yung loob mo eh. Palalakasan ko. Kasi sigurado ako, itutuloy nila yung kaso laban kay Lolo. Kaya kinakila ko ng malaking pera. Sawang-sawa na ako si Joseph palagi yung tumutulong sa bahay. At kailangan madami si Hazel dito. Hindi ba ikaw ang unang nandami sa kanya? Ikaw at ang pamilya mo? Hindi ba? Ano? Di ba? Sumagot ka! Kung wala talaga kayong ginagawa, hindi nyo kailangan ibuntun data sa amin na sisi. Pareho lang kayo naghahanap ng katotohanan dito! Gusto ko na sanang maniwala kay Calvin! Pero hindi ko ahayaan magbayad yung pamilya ko sa mga gusto mo! Kung tungkol ito sa pagkamatay ng tatay mo... Kayo ba ang pumatay kay Dad? Enzo, hindi ko magagawa yun! Alam niyo, Mang Matias, bago pa ako mawala ng respeto sa inyo, sabihin niyo na yung totoo. Umami na kayo! Kung nandito ka para pagbintangan ng kung ano-ano lolo ko, makakalis ka na. Alam niyo, kung ako sa inyo, sabihin niyo na yung totoo. Dahil pag nalaman ko kayo, pumatay kay Dad! Kung hindi ka pa alis, makikita mo hinahanap mo, sige! Obet! Enzo, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Naiintindihan ko hinahanap mong justisya sa pagkamatay ng tatay mo. Eh, yun din ang hinahanap ni Joseph! Tsaka wala kang makikita ang justisya sa amin! Maniwala ka't sa hindi ko magagawa yun! Binigyan ko na kayo ng pagkakataon para aminin ang totoo. Kaya kung ako sa inyo, sabihin niyo na yung totoo, baka magkaroon pa ako ng konting awas. Kilala mo ba si Mr. Buenavidez? Oo naman, boss. Kilala ko yun. Suki namin yun dito. Noong huling gabing nakita mo siya at tapagas dito, may nakausap siyang matandang lalaki. Meron nga ako, sir. May napansin ka bang kakaiba sa pag-uusap nila ng dalawa? Mainit yung pag-uusap nila eh. Mainit? Ano, nag-away ba sila? May pagkakataon na tumataas yung boses nila. Pagkain o tubig, may binigay ba siya kay Mr. Buenavidez? Wala naman po, sir. Pero di po ako sigurado kasi malayo sila sa amin eh. Sir, nakausap yung driver. Parehas ang obserbasyon nila sa nangyari. Magkano ba yun? Yes, sir. Salamat, ha? Salamat. Sorry. I had to do this, ma. I hope you understand. Mas konti ang gastos natin dito sa bahay, mas magiging madali ang buhay natin. Dahil basta hindi pa natin nahanap ang pera natin. Ganun kalala. I can't waste money mo, ma. Ang tungkol sa nangyari sa inyo ni Enzo kanina sa palengke. Pinagtanggol ko si Lolo doon sa ungas mong kapatid. Pero hindi mo kailangan palakihin yung away. Sana naman, kuya, hanggang doon na lang yun. Siya yung nagsimula, Joseph. Siya yung naghahanap ng gulo. At kung sa tingin niya atras ako, nagkakamali siya. Sana naman, kuya, wala ka nang gawin na kahit ano. Kapag may mananakit sa isa sa atin, hindi mo sasantuin. At ganun din ako. Kaya huwag mo ako sasermonan. Kuya, may kailangan mo ba yun? Kuya, sandali! Hoy! Kuya! Kami ni ate, lumaki kami ng walang-wala talaga. Ang meron lang kami, yung isa't isa. Pero okay lang yun, kasi yun naman ang pinaka-importante sa mundong ito. Alam mo kung may hihilingin ako? Ano yun? I wish na sana nasa labas na ako and everything is back to normal para maligawan na kita. Niligawan mo talaga ako, no? Oh my God! Ikaw nga! Hello, madam. Ginagawan ko na ho ng paraan. Nakuha ko na yung police record ng matanda. Mukhang may lahi talaga sila ng mga kriminal. Dito na ako sa palengke. Tingnan ko kung may makuha kong bago dito. Sige, ho. Huwag ka
mag-alala, Calvin. Magkakasama din tayo nila Olivia.